Sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Magandang umaga, Iga. Narito na mga unang balita ngayong araw. Magandang umaga, mga Igan. Nakatutok pa rin po ang GMA News sa lawak ng pinsala at lagay ng mga nasalanta sa pagputok ng Bulkan Taal. Ang live update, ihatin ni na Ivan Mayrina, Maris Umali, Oscar Oida, Chino Gaston, Jonathan Andal, at Darlene Kai. Ipapakita naman namin sa inyo ang live na kuha sa Taal Volcano na apat na araw na pong nag-aalburuto. Patuloy na nagbubuga pa rin na makapal na usok at abo ang bulkan. Ayon sa Fibox, kahapon ay nakapagtala ng 49 na lindol mula alas 2 sa madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Nakataas pa rin ang alert level 4, ibig sabihin maaari itong sumabog anumang oras. Nagbabala ang Fibox sa posibleng volcanic tsunami at mas matindi pang ash fall. Tutok lang dito sa unang hirit para sa latest sa sitwasyon kaugnay pa rin ng Bulkang Taal. Senyalis po ng tumitindi paggalaw ng magma sa ilalim ng Taal Volcano ang malalaking bitak sa lupa sa Batangas, partikular na sa mga bayan ng Lemery, Talisay at San Nicolas. May bitak din sa kalsadang nag-uugnay sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel. At mula sa Lemery, may live report si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Igan, yung mga nabanggit mong mga bitak sa lupa, ito ipapakita namin sa inyo. Ang kinatatayuan ko, Igan, isang kalsada dito sa Barangay Sinisian sa Lemery, Batangas. Ito hungkaling ito, papakita namin sa inyo, dati pantay ito eh, Igan. Ngayon, makikita po ninyo, mistulang naging palusong na siya dahil sa pagbaba ng isang bahagi nito. Nagsimula pa daw po yan January 13, eh mga guhit-guhit lamang. Pero ngayon, makikita nyo, mula sa guhit, ito na ho, ganito na kalalaki ang mga bitak at nagsanga-sanga na. Habang lumilipas po ang oras sa kada araw simula nung nag-alboroto ang Bulkan Taal, parami na ng parami at palaki na ng palaki ang mga nakikita nating bitak dito. At dito lamang sa Barangay Sinisian, hindi ho bababa sa 25 bahay ang nagtamo ng napakatitinding pinsala ng mga bitak tulad ng mga nakikita nyo dito sa aking kinatatayuan. Sa punto pong ito, kausapin natin si Ginoong Jess Tolentino. Siya po ang hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lemery, Batangas. Sir Jess, magandang umaga po sa inyo. Unang-una, dahil po sa kasalukuyang sitwasyon ng Lemery ngayon, nagpapatubad na ba tayo ng mandatory o sapilit ang pagpapalikas? Ay, sir, simula pa po nung pumutok ang bulkan is nag-conduct na po tayo ng mandatory or preemptive evacuation. Pero nabalitaan po namin sa more or less 90,000 na populasyon ng Lemery, nasa mayigit 12,000 pa lang po yung nalilikas? Hindi sir, bali nasa 20,000 na lang yung hindi pa napapalikas. Ah, so 20,000 na lang yung hindi pa na napapalikas. Okay, that's good news ano? Sa ngayon po, saan sila inililikas at kumusta po ang kanilang mga sitwasyon ngayon? Sila po inililikas natin sa iba't ibang evacuation center sa mga karatig bayan ng okay. Lemery para masiguro po yung kanilang kaligtasan. Mm-hmm. Ngayon po, ano ang plano natin sa iba pang bahagi ng bayan? Ito hong mga bitak na ito, senyales daw po ng patuloy na pag-akyat ng magma na posibleng senyales na napipinto na. Mm-hmm. Yung explosive eruption na tinatawag o yung
mapaminsalang pagsabog? Posible, sir. Kaya nga po ang ating mga kababayan ay pinapayuhan po na lumikas na muna pansamantala dito sa ating lugar upang masiguro na ligtas silang lahat. Mm-hmm. Konting history po, no? Although hindi naman po kayo ganyan katanda, pero ano ho ba ang nasabi sa inyo? Ano ang posibleng mga senaryo na pinaghahandaan natin dito sa Lemery sa gitna po nitong patuloy na pag-aalboroto ng vulkan? Ito nga po yung hindi po natin inaasahan na biglang darating dito sa atin sa bayan ng Lemery. Kaya na bigla po lahat ang mga tao dito nang mangyari nga po ito. So kahit naman po nabigla tayo is nagawa naman po natin yung mga dapat gawin para mailigas ang mga tao. So sa ngayon po, ang priority natin is evacuation. Yes, yung long-term na solution siguro, hindi pa natin napag-uusapan sa ngayon? Yes, sir. Sir Jess, maraming salamat po sa inyo at pansamantala ipapakita lamang natin sa ating mga kapuso, no, yung iba pang bahagi nitong barangay Sinisian. Tulad po na nabanggit ko ito, nagpalusong na yung kaling dinadaanan natin, mayat maya ho sa nilalakaran natin. May mga nandadaanan tayong mga ganitong bitak. Ito ho, papakita natin isang halimbawa sa napakaraming bahay dito sa barangay Sinisian na nagkaroon ng mga napakalalaking bitak. Mabilis lamang, ano? Papasukin po natin itong bahay na ito. Nagpaalam po tayo dito, nag-evacuate na ho yung may-ari nitong bahay nito. Kita nyo naman, ang dating pantay na sahig dito sa main living room, ayan ho, ang itsura ngayon. Hindi ho tayo magtatagal dito sa loob ng bahay nito dahil kanina naririnig natin may mga parang bibigay na eh, no? Parang ano? Parang malapit ng bumigay. Oo. Lalabas muna tayo. Dito na natin kausapin si Kapitana Teresita Atienza. Tama ho ba, Kap? Si Kap Teresa. Sorry. Kap Teresa Atienza, ayun. Asan ba yung camera natin? Ito, go ahead. Kap, ito ho, bahay ng tiyahin ninyo. Ilang bahay ho dito sa inyong barangay sa ngayon ang na-monitor ninyo na nagkaroon ng ganitong klase mga pinsala? Yung pong ganitong kalaking pinsala, siguro po mga 10 houses. Pero yung iba po na hindi naman ganitong kalalaking mga 15 ang may mga guhit na papunta pa lang doon sa bahay. Mm-hmm. So ibig sabihin magkakaroon na din yan ng later on kung talagang patuloy na ang lindol, posibleng ganun din ang mangyayari. Kap, abot lamang natin muna yung telepono sandali lang po. Ito, si Kap, tatlong araw na walang tulog. Kap, ano ho yung ginawa ninyo mga hakbang? Nakikita natin halos ghost town na itong inyong barangay. Noong pong January 12, ang mga tao po ay nag-evacuate muna sa simbahan, sa dalawang simbahan namin dito. Tapos doon muna po sila tumulog. At sa kinabukasan, nag-ikot po ako sa barangay January 13. Nakita ko po mula doon sa may kalsada, may guhit pa lang papunta dito. So aking yung tiningnan, sunod-sunod kung saan sila pumunta. So talagang madami rin ang napuntahang lugar. Pagkatapos ng kami, January 13 ng umaga, dahil sa madaming lindol na palaging may lindol, January 13 bumuka na siya. So yun na nung time na ang mga bahay ay talagang nasira na yung 10 houses na yon. Tapos yung mga tao sinigurado ko na mailikas sila or mapapunta sa evacuation center gaya ng mapunta sila sa Nasugbu, sa Lian, Tuwi, Balayan and Kalaka. So ito ho, posible daw pong magkaroon ng extended o yung mahaba ang pag-aalboroto ang vulkan during which time hindi ho tayo pwedeng umuwi sa ating mga tahanan dito. Ano ho yung may medium term to long term plan po tayo kung ano ang gagawin natin? Sa unang po na talaga po sa evacuation area sila. Pero ako po, sa kahit natatakot talagang kung nakikita ko po na parang magandang panahon, nananatili pa rin po ako paggabi kasama ng mga taong volunteer. So pero pag nakahanda naman pong sasakyan na kung talaga pong biglang kami po'y lilikas din agad. Yung pinangambahan po natin iba-ibang mga senaryo, yung base surge na tinatawag o yung pyroclastic flow na tinatawag ng FIBOS, napagplanuhan po ba natin yan? Kasi ako po ay nagtrabaho sa engineering firm nung mga 5 years nung ako ay bata pa. Ngayon po, kausap ko yung boss ko, nakiusap ako na ma-check, sabi naman, let the volcano countdown, saka pupuntahan kasi po siya ay
president ng ASEP. Ang sabi niya po ay may kukontakin siyang pillbox, pero kahapon po may pillbox na din pumunta. At ang sabi po ay babalik sila ngayon. Kapitana, maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayong lahat. Mga kapuso, ito nga pong sitwasyon ngayon. Ano? Itong Lemery, isa sa mga masasabi nating hardest hit pagdating po dito sa mga naglabas sa mga fissures o bitak bunsod po ng pag-aalboroto ng bulkan ngayon na posibleng sinyalis nga ng napipintong mapaminsalang pagsabog. Yan po ang patuloy na pinaghahandaan kaya nagkakaroon na po ng forced evacuation sa buong bayan ngayon dahil malaking bahagi nito ay nasa loob ng 14-kilometer danger zone na posibleng mapinsala sakaling mangyari nga po itong pinaghahandaang mapaminsalang pagsabog. Balik muna sa iyo, Igan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, mahigit 30,000 na ang mga bakwit na nagsisiksikan sa iba't ibang evacuation center sa Batangas. Nalayo man sila sa panganib, problema naman nila ngayon ang pantustos sa pang-araw-araw. Narito po ang unang balita ni Maki Pulido. Matyaga ang pagbahay-bahay ng mga sundalo at rescuer. Sa pagsuyod nila, makikita ang pinsalang dulot ng ashfall. Mga tanim na ikinabubuhay ng mga residente, ngayon hindi na mapakinabangan. Todo na rin ang paghahanda para sa sapilitang paglikas sa mga taga-Talisay. So yung mga rescue groups ay nagtitipon-tipon ngayon, naghahanda na kasi sila para magsagawa ng forced evacuation dito sa bayan ng Talisay. Bakit po kailangan na ng forced evac sa ngayon? Hindi na po natin hinihintayin yung tumaas yung alert level. Naghati sila sa anim na teams. Yung bawat team ay may kasamang isang army. Binigyan nila ng mga isang oras ang lahat ng teams para sumuyod, iisa-isahin lahat ng mga bahay para tiyakin na wala ng residente. Hindi gaanong nahirapan ang mga rescuer sa pagkumbinsi sa ilan na lumikas na. Malaking ginhawa nga para kay Arlene at dalawa niyang anak ang pagdating ng mga rescuer. Bumaba po kami nung gabi na yon. Ay bumalik po kami at wala kami mga sakyan. Kasamang lumikas ni Arlene ang iba pang mga pamilya. Malalayo man sila sa panganib, hindi maalis ang pangamba para sa mga susunod na araw. Napinsala po yung aming pagtatrabahoan. Ibig sabihin, no, ito pong mga taniman. Opo, yung mga kakao. Ah, kakao po mga ito. Kakao, kapinara. Tapos, yan po yung kinabubuhay. Doon po kami kumukuha ng aming pang-araw-araw. May naitabi po ba para sa mga susunod na araw? Wala po kasi kalalabas lang din po sa shelter itong anak ko. Nagkasakit? Nagkadinggi po. Mula Talisay, hinatid na sina Arlene at iba pang mga evacuees sa isa sa mga evacuation center sa Santo Tomas, Batangas. Sa evacuation center pa lang na ito, mahigit 1,000 individual na ang pansamantalang naninirahan. Kulang sa palikuran para sa ganito kadaming tao. At sabi ng City DSWD, kakailanganin nila ng dagdag na supply ng pagkain para sa mga susunod na araw at linggo. Parang mahirap po. Wala nang... Saan po kami matutulog? Lalo na po yung aking mga anak. Nagulat nga po kami pagpasok. Ba't ganitong itsura? Ang dami pa lang tao. Nasa 34,000 individual na ang lumikas at ngayon pansamantalang sumisilong sa iba't ibang evacuation center sa Batangas. Inaalala ng marami sa mga evacuee, paano na ang mga susunod na araw? Para sa unang balita, Maki Pulido reporting. Isa ang dinarayong National Shrine of Padre Pio sa mga tinutuluyan ngayon ng mga lumikas dahil sa Bulkan Taal. Live mula sa Santo Tomas, Batangas, narito ang unang balita ni Darlene Kai. Darlene, gaano karami na yung mga evacuee na nandyan ngayon sa Padre Pio? Susan, sa buong Santo Tomas, Batangas ay halos dumoble na yung bilang ng lumilikas kumpara kahapon dahil pa rin yan sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. At dito sa National Shrine of St. Padre Pio na isa na sa naging evacuation centers dito sa buong city ng Santo Tomas, mahigit 500 daw yung nandito as of last night.
Hanggang kahapon, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente galing sa mga bayang lubhang naaapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkan Taal. Dito sa Santo Tomas, Batangas, umabot na sa mahigit 7,000 ang evacuees. Isa sa kanilang 78 taong gulang na si Aling Felisa na taga Talisay. Ay parang ako nahabag sa sitwasyon ng Talisay na kami kuha. Iniligtas nila ng Panginoon. Huminila ako ng tulong sa Panginoon. Dahil may edad na, iniinda niya ngayon ang pagkakasakit na posibleng dahil sa nalanghap na abo mula sa ashfall. Hindi rin siya makatulog ng maayos sa evacuation center dahil natutulog lang sila sa mga karton at banig. Tulad niya, nahihirapan din ang isang taong gulang na apo ni Aling Julie. Aling nga po, isinayaw ko na ng isinayaw at ngayon nga po nakatulog. Oo, kasi maingay. Di po sila sanay ng ganyan, sobrang ingay. Dito sa pinagdikit-dikit na upuan ng simbahan sila natutulog. Sapat naman daw ang mga damit, pagkain at tubig na ibinibigay sa kanila. Bukod sa ayuda ng pamahalaan, sunod-sunod din ang pagdating ng mga grupong naghahatid ng tulong. Gaya na lang ng magkakaibigan ito, na inabutan namin namimigay ng mga pagkain, diapers at inuming tubig sa evacuation center. Naawa po kami sa mga nasalanta kasi po, yun, napag-isipan po namin na ano, magtulong-tulong mga magkakaibigan sa amin. Pero inaalala rin nila kapag may nangyari sa kanila. Ang saya po namin kasi nakakatulong kami. Pero paano po pag kami na... Gayunman, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang walang pag-atubiling pagtulong para sa mga kababayang nangangailangan ngayon. Susan, inaasahan ngayong araw ay darami pa yung evacuees na magsisilikas mula sa kani-kanilang bayan papunta dito sa Santo Tomas City sa Batangas. At bilang paghahanda nga, tulad dito sa kinatatayuan ko sa National Shrine of St. Padre Pio, ay nagdagdag na sila nitong mga karagdagang mga upuan ng simbahan in anticipation doon sa mga madadagdag na evacuees dahil ang sabi sa atin ng President ng Parish Pastoral Council dito ay kaya pa daw mag-accommodate nitong National Shrine of St. Padre Pio ng 400 to 500 evacuees. Dito naman makikita ninyo yung mga stations dito sa evacuation center dahil inorganize na nila ito kahapon. Ito yung mga pinaglalagyan ng mga pagkain ng mga evacuees. Kani-kanina lamang o hanggang sa mga oras na ito ay kumukuha na ng agahan yung mga residente na nandito at tuloy-tuloy naman yung pagtanggap ng social workers dito, mga camp manager, ng donasyon para doon nga sa mga evacuees na nandito ngayon. Dito naman ay makikita ninyo yung registration. Dito tinatanggap yung mga bagong evacuees at dyan din unang magpupunta mamaya yung mga bagong dadating. At doon din makikita yung mga pile of clothes kung saan namimili yung mga evacuees natin ang pwede nilang suotin sa araw-araw. Kasi marami doon sa mga lumikas, walang nadala halos sa mga gamit kaya wala silang maisuot. Kaya nagpapasalamat sila doon sa mga nag-donate ng mga damit. At Susan, gusto rin lang din nating linawin na panawagan ng mga camp managers at mga social workers na nagmamanage doon sa iba't ibang evacuation centers dito na sa mga oras na ito, sapat pa yung pagkain at tubig nila. Ang pangangailangan talaga nila ngayon ay hygiene kits, mga sanitary napkins, diapers, mga gamot para doon sa mga maintenance ng may alta presyon at diabetes at mga mas komportabling tulugan. Yan yung mas pangangailangan nila ngayon. Kung sakali po na gustong mag-donate ng pagkain, ang maganda po ay makipag-coordinate doon sa evacuation center na pagdadalhan nyo mismo. Dahil yung nangyayari, dahil sabay-sabay yung pagdating ng mga lutong pagkain, ay pinangangambahan na nasisira lang yung iba sa kanila dahil nga sobra-sobra at sabay-sabay. So ang mas maganda daw na strategy, makipag-ugnayan muna bago mag-donate para ma-schedule at hindi masayang yung mga pagkain na i-donate nila. Yan muna yung latest mula dito sa Santo Tomas, Batangas. Balik sa iyo, Susan. Darlene, so sabi mo, mas madaragdagan pa yung mga darating ngayon dyan. Ano, sabi mo doon sa mga tulong na ipaparating para doon sa mga na-evacuate dyan, yung local government at yung national government ay naipaparating ba yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin dyan?
Yes, Susan, so far sa pag-iikot natin mula pa kahapon sa mga evacuation centers dito sa Santo Tomas, na ipaparating naman yung tulong ng iba't ibang ahensya ng local and national government dito. At bukod doon, ang nakakatabari ng puso, maraming mga private individuals and groups na nagbibigay ng tulong dito. Kaya sapat pa naman yung pagkain at inuming tubig na meron sila. Yun nga lang, meron daw silang ibang mga pangangailangan na nagkukulang, katulad nga ng mga gamit sa panlinis sa katawan at mga gamot para doon sa may sakit, Susan. Maraming salamat, Darlene Kay. Binisita ni Pangulong Duterte ang mga lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Taal at dahil sa mga nakita niyang pinsala, pinamamadali na niya ang pagpapalabas ng pondo para sa mga naapektuhang ng kalamidad. Darito ang unang balita ni Cecil Villarosa. Let's go by the primitive way of doing it, just like what our forefathers were doing. You make some offerings. It was true then, but it might be true now. Naniniwala si Pangulong Duterte na walang mawawala kung gagawin pa rin ang mga tradisyon ng mga ninuno natin na mag-alay sa bulkan para patahimikin ito. We are a Christian country. We believe in no other power than God. But you know, alongside with God, ito yung may mga ari ng mga bulkan. Sinabi ito ng Pangulo sa pulong kasama ang kanyang gabinete, mga opisyal ng PVOX, NDRRMC at PDRRMO ng Batangas. Tiniyak ng DBM na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa pagbibigay ayuda. Pero nais ng Pangulo na madaliin ang pagpapalabas ng pondo. If the purpose and the intention has already been deliberated or passed on, and it's a matter of ang ano ng tao is yung talagang upuan yung papel. Come up with the program or an executive order maybe. Fast-tracking everything. I'll just give a director about two, three days. Then beyond that, you have to explain to me why it took you so long to process. So I want yung papel. Bitawan mo kaagad yan. It's either if you approve it, do it. If you do not approve it, fine. Kontento naman ang Pangulo sa maagap na pagtugon ng gobyerno, pero humingi rin siya ng paumanhin. I'm sorry I was not around. I was in Davao, but I was preparing to leave that night when I was informed that I could not make it because of the act. So at early morning, I insisted that I have to be here. And I was keeping track of all departments. From what I've gathered until now, what I saw when I landed, I am really very pleased, very happy that all agencies are here on hand and trying their best to do their best to help the community. Sa gitna ng pulong, iminungkahi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na madeklara ang Taal Island bilang no man's land, lalo pat nagbabanta pa rin ang mas mapanganib na pagsabog. Matapos ang pulong, nagpamahagi ang Pangulo ng relief goods at financial assistance na 3,000 piso sa bawat pamilyang nag-evacuate sa Batangas Provincial Sports Complex. Iniabot din ng Pangulo ang livelihood assistance para sa mga naapektuhang mag-asaka at mangisda. 3 cheque na galing sa Department of Agriculture na nagkakahalaga ng kabuuang 41 million pesos ang tinanggap ng mga lokal na opisyal ng Batangas. Nandito ako para tumulong sa mga tao na tinamaan nitong eruption. And gagawin ko lahat itong Batangas, Cavite, Laguna at ibang lugar pa na matulungan namin para bumalik sa normal. You know, the first thing that you should do if there is a crisis of whatever, typhoon, it could be earthquake, it could be a... Alam mo, ang dapat gawin mo is to get back to normalcy immediately.
Para sa unang balita, Cecil Villarosa reporting. Bumisita rin po sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Taal si Vice President Lenny Robredo. Una siyang nagtungo sa Fernando Air Base sa Lipa. Nakipagpulong siya sa ilang opisyal para malaman ang pangkalahatang sitwasyon sa Batangas. Sunod namang nagpunta siya sa Santa Teresita at San Jose para mamigay ng food packs at face masks sa mga evacuee. Ayon sa Office of the Vice President, kailangan din ng mga higaan, gamot, hygiene kits at portalets ng mga nasalanta. Para sa mga nasa Metro Manila, hindi na kailangang mag N95 mask. Ayon sa Department of Health, sapat na ang regular na surgical mask dahil malayo naman ang NCR sa Taal Volcano. Pero kahit wala ng ashfall sa Metro Manila, mahalaga pa rin daw na magsuot ng mask ang mga may respiratory illness gaya ng hika, ang mga bata at matatanda. Kung walang face mask, pwedeng alternatibo ang malinis na diaper, kailangan lang daw basahin ito ng kaunti. Pwede rin gamitin ng bra o kamiseta. Para maprotektahan naman ang mga mata, pwede ang diving goggles. Ang talaga raw may kailangan ng N95 mask ay ang mga nasa Cavite, Batangas, Laguna at Quezon. Mangilan-ngilang residente ang hindi pa rin lumilikas sa Talisay City kahit may mandatory evacuation na. Naka-lockdown na rin ang lungsod. Live mula sa Talisay City, may unang balita si Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay naririto pa rin tayo sa may Talisay, no? Ang pinagkaiba lang kung kahapon ay napakaraming mga tao dito. May mga rescuer, kagawad ng Philippine National Police, BFP, may mga taga MDRRMO. Ngayon, wala nang lahat, no? Talagang halos walang tao na dito sa Talisay. Inundat na natin dito kanina, madilim pa, halos wala tayong makita. Maliban na lamang sa mangilan-milang mga nagbomotorsiklo, marahil ito yung mga residente na hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nililisan ang lugar. Matatandaan, Iga, na kahapon alas 12 pa lamang ng tanghali ay nagsagawa na ng lockdown dito, no? Ibig sabihin, hindi pinapapasok yung mga sasakyan na gagaling sa labas ng Talisay. Ito'y para hindi na madagdagan ng mga tao sa loob, lalo pat kahapon nga ay nagsasagawa ng evacuation. Bandang pasado alas 4 ng hapon, nang magsagawa naman o i-anunsyo ng MDRRM o ng Talisay ang isasagawang mandatory evacuation, no? Ibig sabihin, lahat kinakailangan lisanin na yung lugar, no? Maging yung mga rescuer, maging yung mga police, mga volunteers, mga kagawad ng Bureau of Fire Protection, at pati yung mga residente lalo na ay pinalilikas na. At nagsagawa nga sila ng kanilang sweeping operation, mga bandang mag-aalas 5 ng hapon, kung saan lahat ng nadaanan dito sa main road palabas ng Talisay ay hinikayat na makalabas hanggang sa tuluyan na nga nilang lisanin ang lugar. Sa kabila nito, Igan, ay meron pa rin tayo nakikitang mangilan-ngilang mga tao dito. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 95% ng population ng Talisay ang nailikas na. Pero talagang may mga talagang naiwan dito at hindi maiwan-iwan yung kanilang mga kaari-arian. Ayon naman sa mga otoridad, may mga maiiwan dito mga kagawad ng Philippine Army at police para magbantay, at kung sakasakali sa magbago ang isip ng mga taong naririto pa rin ay maaari lang lapitan ng mga ito para magpatulong sa paglilikas. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa nag-aalborotong Bulkan Taal. Live mula sa Tagaytay kung saan tanaw ang Taal, naroon ang kasama nating si Maris Umali. Maris, kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Susan, dahil nga mas lumiwanag na ang langit, kitang-kita na natin, no, yung sitwasyon kung saan patuloy pa rin na nagbubuga ng usok at ng abo itong main crater ng Bulkang Taal. At mapapansin nyo na yung usok at abo na yan ay papunta dun sa west direction. Kung kahapon southwest direction, ngayon ay nasa west direction na po siya. So ang maapektuhan, posibleng maapektuhan daw nitong ashfall ay ang ilang mga barangay ng San Nicolas at Laurel, pero yung buong bayan ng Agoncillo ay talagang posibleng maapektuhan nga po ng naturang ashfall na yan dahil dun sa direksyong yun patungo. Ang epekto daw niyan ay light to moderate na ashfall dahil naman hindi ganun pa kalaki o yung ash plume. Dahil mukhang kalmado sa kinatatayo natin ng ilan, sinasabi, okay na pala
Pero gusto lang natin ipaliwanag, no, na bakit hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili pa rin sa alert level 4 ang Taal Volcano. At ano yung mga posibleng maging epekto nito dahil ang sinasabi ng FIVOC sa atin, posibleng calm before the storm lamang ito, Susan. So para maipaliwanag sa atin ito at kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga fissures o bitak na nakita rin natin na dito, hindi lamang dito sa may mismong Taal Volcano, pati na rin doon sa mga ilang bayan ng Lemery, Agoncillo, Talisay at San Nicolas na bahagi ng Taal Caldera, nagkaroon ng mga bitak o fissures na yan. Makakasama po natin ang OIC Resident Volcanologist ng Taal Volcano Observatory na si Sir Paolo Reniva. Sir Paolo, kahapon may mga nakita tayong mga fissures o yung mga bitak nga, no? Hindi lamang dito sa may mismong volcano, kundi sa ilang pang mga bayan, sa mismong mainland. Ano po ba ang pinapahiwatig nitong mga bitak o fissures na ito, sir? So sa assessment po ng PBOLCS, ito ay posibleng epekto ng pagyanig, sa dami na ng pagyanig na naitala natin noong nakarang araw, or merong magmatic intrusion. Ibig sabihin, may magmang umaakyat, so nagkakaroon ng adjustment sa surface, nagkakaroon po ng pagbitak. So ang isang epekto po nito ay posibleng magkaroon ng isang malakas na pagsabog pa po yung Taal Volcano. So yung nakikita natin na parang kalmado lang siya, hindi pa tayo dapat magpatumpik-tumpik. Opo. So itong sitwasyon natin, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagyanig at tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagbuga ng abo ng Taal. So minemaintain po natin sa alert level 4 yung status ng Taal. Okay. Sir, may mga nabanggit na rin po na mga base surge, volcanic tsunami. Ano ang mga ito at gano'ng kadelikado ito? Kailan ba nangyayari ito, sir? So ang nangyayari ito sa isang malakihang pagsabog ng Taal Volcano. So ito posibleng mangyari pag tinas natin sa alert level 5 yung status ng Taal. So ang base surge po, yung pyroclastic flow na tatawid ng Taal Lake na may bilis ng mga 80 kilometers per hour. At yung volcanic tsunami naman po, halimbawa po sa isang malakas na pagsabog, may collapse nung sa side ng vulkan o epekto ng malakas na pagsabog na yun ay ma-displace yung tubig at tumawid papuntang mga shoreline communities. Hindi po natin na tinatakot yung mga tao, pero para lang sila paalalahanan, yung mga sinasabing base surge, sir, sinabi nyo 80 kilometers per hour yung bilis nito, anong ibig sabihin nito? Kung halimbawa nando ka sa may shoreline, posible ka bang abutin nito? Pwede ka bang makatakbo kung halimbawa nakikita mo na yung mga pyroclastic materials na ito na papunta na at tumawid na dun sa lawa? Posible ka bang abutan nito o kaya mong makatakbo to the highlands? Masyado po itong mabilis, so mapapansin yun, 8 kilometers per hour. Ang distance natin sa Volcano Island is around 7 to 10 kilometers lang. So within minutes po, pwede na magkaroon ng impact yun sa ari-arian at sa mga taong nasa malapit sa shoreline. Sorry, linawin lang natin, 8 kilometers per hour yung bilis o 80 kilometers per hour? 80 kilometers 80. Per hour po. Alright. So ano yung posibleng maging epekto nito kapag inabutan ka naman ito? So yun nga po. Yung pwede ka ba masunog? Or ano masunog ba po kasi may mainit na gases po yun at may mga mainit na abong kasama. Yung base surge po. Alright. Marami rin pong bayan yung posibleng maapektuhan kapag halimbawa magkaroon ng volcanic tsunami. Ano po yung magiging epekto nito sa kanila? Ang posibleng pong maapektuhan yan, yung mga bayan ng halimbawa ng Laurel, Agoncillo, na historically sila na po yung tinamaan ng base surge at ng volcanic tsunami noong 1965. Mm-hmm. Kasi malapit lang po sila sa Volcano Island. At pag tinamaan po sila ng volcanic tsunami, magdudulot po ito ng pinsala sa ari-arian o pwedeng kumitil ng buhay. Alright. So huli na lang sir, ano po yung maipapayo ninyo sa mga residente? Yung iba kasi may mga nagpupumilit pa rin bumalik dun sa mga tirahan nila kung saan na idineklara na na bawal na sana nga pumunta muna doon. So sa ngayon, minimaintain ng PBOLCS ang alert level 4 status sa Taal Volcano. So ang mga tao dapat sundin po ang payo ng mga local government units o ng mga disaster councils na huwag po munang bumalik sa mga kanilang tirahan kasi po mas mahalaga po ang buhay kaysa sa gamit. Marami pong salamat, Sir Paolo Reniva, ang OIC Resident Volcanologist ng Taal Volcano Observatory. So mga kapuso, yan po ang payo ng mga authorities natin. Patuloy nating sundin para hindi na tayo malagay pa sa kapahamakan. Balik muna sa iyo, Susan. Maraming salamat, Mariz Umali. Hindi lang ashfall ang problema ngayon ng mga evacuee sa Tagaytay City. Dumadalas na rin po kasi ang nararamdaman nilang pagyanig.
Kaya naman kahit nakalikas na, hindi pa rin nila maiwasang mabahala. May unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Igan may at maya yung naranasan nating lindol dito sa Tagaytay City sa nakalipas na magdamag. May malakas, may mahina. Ang mga evacuee rito, napapadasal na lang kapag nararamdaman ang pagyanig ng lupa. Hindi umaalis si Lola Adelaida sa tabi ng kanyang oxygen tank sa evacuation center sa Tagaytay City. Ito raw kasi ang saklolo niya kapag hinahapo. Ang problema, posibleng hanggang sa susunod na linggo na lang ang laman nito. Ang presyo raw ng isang tangke, 6,000 piso. Ano pa pag naubos na yan? Bahala na ho kami maghanap. Anong klaseng tulong? Kahit ano pong tulong, kung anong darating. Si Nanay Kilita, napahiwalay naman sa anak habang lumilikas mula sa Laurel, Batangas. Nung lag-ahon na ho kami ng Cavite, doon na siya napasakay ho papunta sa Nasugbo. Tapos yung ako, humialak ho na sa Santo Tomas. Kaya nga ho ako ngayon, kaya hindi ho makapagsayat. Iyak ho na, iyak dahil naalala ko, mga sabi, siyempre masarap ho yung kami sama-sama. Kahit ho, anong mangyari, sama-sama kami. Si Francisca, wala raw na isalbang gamit. Sana may balikan kami dun sa aming mga bahay. Kasi ang hirap po talaga. Katulad po niya, nagluloko na naman po ang bulkan. Marami po kami dito. Maya't maya ang lindol sa Tagaytay, kaya ang mga evacuee kinakabahan. Abay, medyo meron ng malakas, meron ng mahina. Nakakalula nga humisa, nakasat ang ulo. Kagabi, may naghatid dito ng donasyong pagkain, damit at toiletries. Masaya po talaga kasi kumbaga nakakatulong ka kahit sa malit na bagay lang po. So, ang sarap na pakiramdam. Naawa kasi kami sa mga ano, nasalanta ng ano, kalamidad. Bilang Kristiyano ba, naramdaman namin yung hirap nila. Kagabi rin, nagkakuryente na sa ibang bahagi ng Tagaytay City. Igan yung napapanood nyo yan, ganyan kalakas yung hampas ng hangin dito sa Tagaytay City kagabi. Inaangat ng hangin na yan yung mga abo sa kalsada o sahig, kaya delikadong malanghap at mapasok sa mata. Sa ngayon ay umiihi pa rin naman yung hangin pero hindi na ganyan kalakas. Wala naman na yung ashfall na kita ng naked eye, pero yung mga residente dito ay madalas pa rin magsuot ng face mask. Igan? Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, nag-alagod sa Marita naman ang ilang Pinoy sa kanilang mga kababayang apektado po ng pagputok ng Bulkang Taal. Dahil kapos din po sa pera, ang nanay ni Mary Ann Mantuano, nanahin na lang ng mga face mask mula po sa ilang retaso. Libre raw niya itong ipinapamigay sa kanyang mga kababayan sa Lipa, Batangas. Ang isang grupo naman ng mga rider mula pa rin po sa Lipa, mga pagkain at inumin naman ang hatid sa mga evacuee. Dinala na nila ito sa mga naapektuhang residente ng Ash Falls sa Santo Tomas, Batangas. Big time si Big Boss Dig Dong Dantes ngayong 2020. Si Dong lang naman ang cover sa first 2020 edition ng Tokyo-based magazine Filipino-Japanese Journal. Looking dapper in a navy blue suit si Dong. Featured ang aktor sa magazine para sa kanyang upcoming drama, ang Philippine adaptation ng hit Korean series na Descendants of the Sun. Siya ang gaganap bilang Big Boss, ang leader ng Special Forces Alpha Team. Makasama ni Dong sa DOTS si na Jenny Mercado, Jasmine Curtis Smith at Rocco Nacino. Lake. May mga iba pang species na hindi alam. Magandang umaga, igan sinalaki ng mga otoridad ang isa umanong drug den sa Antipolo City kung saan 8 ang arestado. Ang mga bumibili sa kanila, mga kabataan. Dali daw unang balita ni Bam Alegre. Agad pinaikot ng mga taga-Pidea ang K9 unit sa isang bahay na pinaghihinala ang drug den sa barangay Kupang sa Antipolo City na magpositibo. 8 ang inaresto kabilang ang 2 minor de edad. For violation of Republic Act 9165. Nasamsam sa mga suspek ang 2 sachet ng pinaghihinalang shabu at isang pakete ng marijuana. Pag-aari ng mag-live-in na sina Dayan Alarcon at Gilbert Tinay ang bahay na ginamang drug den. Nagbenta po kami kasi nga kailangan ko sana ng panggamot-gamot. Ibenta lang kami ng konti-konti lang. Pagka ng pangkain na lang namin. Kumukuha kami ng 300.
Ayon sa PIDEA, nakakabahala ang operasyon ng grupo dahil mga kabataan umano ang parokyano nito. Itong area na ito, marami silang mga buyers na lalo na yung mga teenagers at saka yung mga construction worker dito na kumukuha ng mga droga. Dito na rin nila pinagagamit. Dalawang pinaghihinalaan tulak naman ng arestado sa bypass operation ng Masambong Police Station. Kalaboso sina Roberto Medina alias Pikang at Dexter Osit na kapawalang trabaho. Nalambat ang mga suspect ng bumili ang undercover police ng droga na kakahalagang 16,000 pesos kay Pikang. Nakuha sa kanila ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na halos kalahating milyong piso ang halaga. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting. Dalawa ang patay at tatlo ang sugatan ng mahulog sa bangin ng isang ambulansya sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa mga nakaligtas, kahatid lang nila ng pasyente at pabalik na sana sa Ifugao. Bago raw sila bumiyahe ay nagsabi ang driver na si Franklin Angawa na hindi niya kayang magmaneho dahil sa antok at pagod. Nagpresenta naman ang pasaherong si Errol Kurt Akiate na magmaneho. Kapwa nasawi sina Angawa at Akiate. Libo-libong residente ang lumikas sa Lemery, Batangas na nakitaan ng mga bitak sa kalsada dahil sa mga volcanic activity. Live mula sa Lemery, naroon ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Igan, sa patuloy na pagsikat ng araw ay lalong tumambad itong napakarami mga bitak sa lupa o mga fissures dito sa Barangay Sinisian sa Lemery, Batangas. Itong Barangay Sinisian, Igan, isa lamang ito sa may walong barangay na lubhang naapektuhan dito mga tinatawag na fissures o mga bitak sa lupa. At maliban sa bayan ng Lemery, may mga naiulat din na mga pagbitak ng lupa sa bayan ng Talisay at gayon din sa Agoncillo. Igan, itong mga nakikita ninyo ngayon, yan, hindi napantay talaga yung mga lupa. At kanina yung, nung nakatayo tayo dito, parang yung sensation na parang nilalamon ng lupa yung kinatatayuan mo. Parang ang nangyayari daw, parang nagiging ampaw yung ilalim dahil nga sa patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim nito. Ito, Igan, papakita ko lamang, isa ito sa hindi bababa sa 25 bahay na daw, ano, sa pinakauling bilang ng barangay na nasira dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa. Makikita nyo yung hamba? Wala. Kailangan na rin i-abandon ito. Itong pinaka-entrance, makikita ho ninyo, hindi na talaga safe at maya't maya, naririnig natin, may mga lumalagutok na sa bahay na to at ramdam natin na anumang oras at sa patuloy pa ng mga pagyanig ay baka tuluyan na itong lumigay. Ito ho, hindi na rin pantay-pantay ang ating nilalakaran dito. Igan, ang MDRRMO ng Lemery nagpapatupad na ng mandatory evacuation sa pilitang pagpapalikas sa mga residente. Pero may mga nagpapalipas ng gabi dito, lalo na yung mga kalalakihan. Ngayong sumikat ng araw, nagsiuwian yung ilan para i-check ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga naiwang gamit. Pero karamihan, yung mga babae, lalo na at lalo yung mga bata, ay naiwan na sa mga evacuation center sa mga Karatig na bayan. Kuya, isang mabilis na tanong lang. Ano bang asang babahay mo dito? Yung po. Dito ka ba nagpalipas ang gabi o binalikan mo lang para dito, i-check? Dito po. Eh, yung pamilya nyo? Nasa Balayan po. Ano ho ang plano ninyong pagmatagalan dito? Alam nyo na ba kung sakaling mangyari nga yung pinaghahandaan nating mapaminsalang pagsabog, eh, alam na ba natin ang gagawin natin? Lilikas po kami pang kung may pitna. Ito ho ba yung ano ho ba ang pakiramdam nyo dito sa nangyayari sa inyo at sa posibleng mangyari pa yung mga nababalitaan ninyong aktibidad ng bulkan? Eh dito eh kami nagbabantay ho Para daw sa mga bahay, may nakita ho kami magnanakaw. Ganun ba? May mga ganun pang insidente ha? Pero yung kaligtasan naman ho ninyo, paano nyo masisiguro? Bahala na ho, Diyos. Ito yung karaniwang sentiment, ano? Eh, tayo mga Pilipino, alam nyo naman, napaka marami sa atin ang religious at ipinagpapaubaya sa Diyos. Pero gayunpaman, ang barangay po mismo at gayun din ang lokal na pamahalaan nagpapaalala na mandatory evacuation po ang ipinapatupad dito sa Lemery. At hindi ho natin masabi kung kailan mangyayari, pero nakataas pa rin po ang alert level 4 sa Bulkan Taal, kaya na lubhang napakahalaga na tayo po'y maging alerto at lumikas sa lalong madaling panahon. Yan ang latest mula sa Lemery, Batangas. Balik muna sa iyo, Igan.
Maraming salamat, Ivan Myrina. Pahirap pa sa paghinga, posible pang makasama sa balat ang patuloy na pagbugahon ng usok at abo ng Bulkang Taal. At kaugnay po niyan, nasa Tagaytay pa rin po kung saan tanaw ang Taal Volcano ang kasamahan natin si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, patuloy nga tayong nagmo-monitor dito sa sitwasyon ng mga aktibidad ng Bulkang Taal. At makikita mo sa aking likuran na hindi na masyadong mataas o malaki yung nakakreate na ash plume o yung ash column mula dito sa main crater ng Bulkang Taal. Pero patuloy pa rin yung pagbuga nito ng abo at ng usok. At papunta nga ito, katulad ng nabanggit na rin natin kanina, ay papunta ito sa west direction kung saan naman ang posibleng mga maapektuhang mga bayan ay yung bayan ng Agoncillo at ilang barangay ng San Nicolas at Laurel. Yun yung mga posibleng makaranas ng ashfall dahil nga doon papunta yung abo at usok na nagmumula doon sa main crater ng Bulkang Taal. Pero bukod dyan, kahit na hindi masyadong malakas ngayon yung nakikita nating pagbuga, no, ang masusing binabantayan din po ni ng mga taga-FIVOX ay yung sulfur dioxide emission na as of Monday, ayan, kapagtala na sila ng 5,299 tons kada araw na sulfur dioxide emission. Bagamat hindi raw ito nalalanghap ng tao, delikado raw ang abong may sulfur dahil maaaring makasama ito sa balat ng tao. Very irritating ang epekto nito. At meron din tayong mga ibang nakakausap na parang pakiramdam nila ay para nasusunog din yung kanilang balat. So, yung pagtaas din ng sulfur dioxide level or emission na koni kasi ay indikasyon din ng volume ng magma kung gaano karami yung magma nga sa bulkan. At dahil dito, ay dito rin nila nasusukat na hindi pa rin nawawala yung peligro ng mapaminsalang pagsabog. Ngayong umaga nga, Connie, ay nakatakdang magpulong yung mga taga-FIVOX para pag-usapan nila itong sulfur dioxide emission, kung ano yung latest update doon, pati na rin yung seismic processing. Ito yung chine-check nila pagpa-plot ng mga iba't ibang mga volcanic earthquakes na hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin na nangyayari. Although ngayon, after nung 4 o'clock, wala naman tayong naramdaman. Pero minsan mayat maya pa rin yung nangyayari mga volcanic earthquakes dito. At dito ay kailangan nilang sukatin yung quality o yung lakas at lalim ng earthquake dahil hindi sa dami ito masusukat kundi sa kalidad o yung gano'ng kalakas na earthquake yung mararanasan na posibleng maging indikasyon na pag nag-intensify pa yung volcanic activities ay posibleng itaas pa sa alert level 5 ang Taal Volcano. So yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa isa sa mga view decks ng Taal Volcano sa Tagaytay City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Maagang nagsidatingan ng mga pasahero sa NAIA na back to normal na ang operasyon. Live mula sa NAIA, mayon ang balita si Corinne Katibayan. Corinne, kumusta na sitwasyon dyan? Marami na ba nagdadating ang mga pasahero ngayon? Susan, balik normal na ang sitwasyon dito sa Ninoy Aquino International Airport. Gayunman, marami ang dumating dito ng napakaaga para lang siguraduhin na tuloy ang kanilang flight. Kung kahapon ay siksikan ang mga naghihintay sa NAIA, ngayong araw, iba na ang sitwasyon. Karamihan sa mga nakausap namin, natuwa dahil hindi na-delay o na-cancel ang kanilang biyahe. Nagkusa lang daw silang pumunta sa NAIA ng higit 10 oras bago ang boarding time para siguraduhin na tuloy ang kanilang flight. Pupunta dito ng maaga para sure na yung flight mo kung cancel or ano para pag i-booking kanila, sila na magbo-booking libre. Kahit mga kamag-anak ng pasahero, naninigurong makakasakay ng eroplano ang kanilang mga inihatid. Inihintay po namin na makalis yung auntie namin na talagang safe po sila. Kung sakali man pong case na emergency po, alam namin po na nakalipad na sila. Eh, iba po yung panahon ngayon eh. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operations dito sa Ninoy Aquino International Airport. Sa mga nakausap kong tauhan ng NAIA, wala pang balita kung may mga flights na na-cancel ulit dahil sa sitwasyon ng Bulkang Taal. Yun na munang latest mula dito sa Ninoy Aquino International Airport. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Corinne Katibayan.
Maraming salamat. Ay, marami po ang namangha sa kasalanatuli pa rin habang pumuputok po ang Bulkang Taal. Pero matinding kaba pala ang naramdaman ng mga photographer, videographer na dinescribe ang kanilang karanasan bilang pong buwis buhay. Panoorin ng wedding na pinusuan ng maraming netizen. Habang nag-aalboroto ang Bulkang Taal na itinaas noong Linggo sa Alert Level 4 status, leveling din ang status from boyfriend-girlfriend to happily married nina Mr. and Mrs. Chino at Kat Palomar. Malakas na po talaga. May mga abo na rin. Habang nasa wedding, buwis buhay po. Buwis buhay talaga dahil habang nagpapalitan sila ng I do, ay dumadagundong naman ang Bulkang Taal. Bumabagsak na po yung abo dito sa amin. Worth it. Kahit delikado, trabaho pa rin. Kaya ang kanilang wedding photo, one of a kind. Background ng Bulkang Taal habang nagbubuga ng abo at usok. Kwento ng photographer na si Warren Garcia, kinakabahan siya ng kunan niya ng larawan ng kasal ni Chino at Kat. Pero dahil nagdesisyon ng mag-asawang ituloy ang kasal, nilakasan niya na lang ang kanyang loob. Ang litratong yan, nilike ng libo-libong netizens. Tila simbolo ng pagsasama nilang for better or for worse. Para sa Unang Balita, Darlene Kai reporting. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, nagbago na po yung direksyon ng hangin. Imbis na pataas o pahilaga, gaya nitong mga nakarang araw, pababa na o pa-southwest na ngayon yung ihip ng hangin. At itong tinitingnan natin, ito yung nasa ibabaw ng lupa, mga kapuso. Kaya kapag nagkaroon ng kahit mahinang pagputok ng bulkan, makikita nyo, dito papunta yung usok dito sa may southwest direction. At dito naman po sa itaas, ito yung 5 kilometers above, ganun din ang mga kapuso, nagbago rin yung direction ng hangin mula dito sa Central Luzon, papunta siya dito sa may southern part ng Luzon. Kaya kung magbuga po muli ng abo yung Bulkang Taal, lalo na kung ito ay mas mataas pa tulad ng nakaraan ng Linggo, mataas po ang chance sa mga kapuso na umabot dito sa may Mindoro hanggang Palawan at posible dyan sa may Western Visayas dahil mula sa ibabaw ng bulkan hanggang doon sa mga 5 kilometers, iisang direksyon yan mula sa norte papunta sa south o katibugan. Mababa naman ang tsansa ng ulan dyan sa Metaal, Batangas, kasama na yung mga kalapit na lugar ngayong araw. Pero mga kapuso, kung magpapatuloy yung pagbuga ng usok ng Bulkang Taal, makakabuo po ito ng tinatawag nating rain clouds at yan yung magpapaulan diyan sa lugar na yan. Ito yung tinatawag nating volcanic rains, mga kapuso. At yung volcanic rains na yan, dyan lamang po dun sa ibabaw o dyan sa mga lugar na maapektuhan ng pagbuga ng usok na itong Taal Volcano. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Igana sa 200 pamilya po nasunugan sa Almanza 1, Las Piñas. Ayon sa mga otoridad, baga alas 10 na umaga kahapon na sumiklab ang apoy. Nakalipas po ang mahigit isang oras na apulari ng sunog. Wala naman na italang nasawi o nasugatan pero aabot sa 300,000 piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Bibisigan pa kung saan nagsimula ang apoy. Isang sunog naman ang sumiklab sa ground floor canteen ng GMA Network Complex kahapon ng umaga. Nagsimula ang sunog 11:25 ng umaga. Agad namang nilikas ang mga empleyado para matiyak ang kanilang kaligtasan. Direklarang fire out ang sunog dagong 11:45 ng umaga. Kahit nasa permanent danger zone ang paligid ng Taal Volcano, may isang bangkang naspatang naglalayag. At live mula sa Tagaytay, naroon pa rin ang ating kasamahang si Mariz Umali. Mariz? Connie, hanggang sa mga sandali ito, nakikita natin ay patuloy nga ang pagbuga ng usok at abo ng Bulkang Taal at papunta nga sa west direction itong ash plume o ash column na ito. Kaya naman ang mga affected ng, uulitin lang natin, no, ang affected ng ashfall ay yung Bayan Agoncillo at ilang pang bahagi ng San Nicolas at Laurel.
Bagamat na nakikita natin na hindi gaanong kalaki yung ash plume o yung ash column na nakikreate nga ngayon ng bulkan, eh mahigpit pa rin pong pinapaalala ng FEVOX na nananatili sa alert level 4. Ibig sabihin, merong imminent hazardous eruption na pwedeng mangyari in a few hours or days. Kaya naman na nananatili rin sa permanent danger zone yung buong Volcano Island o yung 14 kilometers from the main crater. Pero yun nga po, gaya ng binanggit mo nga, Connie, meron tayong namatang ilang mga bangka na patuloy pa rin naglalayag sa Taal Lake kahit na mahigpit po yung ipinagbabawal. At meron nga pong bangka na papunta pa sa direksyon ng base ng bulkan. Again, hindi natin na ma-emphasize too much. Paulit-ulit nating sasabihin, wag na po tayong hayaang mangyari ito na may mangyari pang panganib sa atin. Bawal pong maglayag sa Taal Lake at bawal din pong pumunta, lalo na dun sa Volcano Island. Sinabi na po, rekomendasyon na po ng FEVOX na bawal talagang pumunta sa Volcano Island. It's a no man's land at hindi nila ini-encourage kahit na ano pa man yung dahilan sa ngayon. Eh dahil may nakaambang panganib, wag na po nating hayaan na magsisi tayo sa huli. So yan muna ang latest situation mula rito sa isa sa mga view deck ng Taal Volcano sa Tagaytay City. Balik sa iyo, Connie. Ingat kayo dyan. Yan po naman si Mariz Umali. Maraming salamat. Papapasok lang pong balita, isang babae ang nahulog sa rilis ng tren sa Doroteo Jose Station ng LRT1. Sandali na antala ang biyahe ng tren dahil dyan. Dinala na sa ospital ang babae na nahilo raw.